So, what do you think about IVF? Safe naman, di ba? Hindi naman yun yung problema ko, honey. Yung pagbubuntis ko habang nagpapakimo ka. Paano kita maaalagaan kung may ibang buhay akong iniisip? Han, I can take care of myself. I just wanna have a baby. Kapag nagkaanak na tayo, I'll have more reason to fight this cancer. Okay? Hindi ko na option na mamatay kasi may asawa at anak na ako na kailangan kong buhayin eh. Ang ano ko rin naman, gusto ko rin magka-baby. Habang bata pa tayo, habang kaya pa natin. I know. The time isn't perfect. Pero kailan ba yung tamang panahon para magka-baby tayo? Ang alam ko lang, basta magkasama tayo, kaya natin ang lahat. Masyadong komplikado yung gusto mong pagawa sa akin. Unang-una, delikado. Mawalan pa ako ng lisensya. Hindi sana ako babayaran mo. Karma, kailangan mo. 1 million para nakaaway ni sperm ni Bobby. Okay. Deal. Deal? I'm glad you decided to go with IVF. Okay po kasi yung naging reaction ng katawan ko sa first chemo treatment. Kaya nag-decide kami na ituloy na. Oh, Peter. This is Peter. He is one of our embryologists in the clinic. Peter, sina Mr. and Mrs. Sorato. Nice to meet you, Peter. Hello. Excited na po kami. Maganda yan. Positive thinking. Pero ano po bang next step? Ay, kukuha lang tayo ng sperm cell sa'yo, tapos ihahalo natin dun sa egg cell niya para makapag-harvest tayo. Hopefully, on our first try, mabuhay ang embryo para matransfer natin agad sa uterus mo. Sana po mabuo agad yung embryo. Excited na kami ni Bobby na magka-baby. And Mrs. Sorado, I have good news sa inyo. Nabuo agad yung embryo ninyo. Thank you. Nakakatawa nga kasi alam mo yung mga ibang patients, inaabot ng 2 hanggang 3 tries. Pero sa inyo, unang try pa lang okay na. Well, I guess Eileen and I are meant to have kids. Thank you, Doc. Peter, thank you. Naman naman. Congratulations. Thank you, love. Thank you. Nakawin mo yung embryo nila. Yun yung ilagay mo sa akin. Ako ang magdadala ng baby nila, Eileen at Bobby. Thank you.
pa rin si Papi. Dahil lang, ha? Sige, lang. Ay, Papi! Dahil lang. Dahil lang. Para rin sa baby natin. Sobrang excited na kumakita siya. Ayun mo. Sundi ko lang ako. Papi! Eileen, push. Push, kaya mo yan. Wala pa, pero konti na lang. Go, push. She can do it, she can do it. Nakikita mo? Ate, bakit hindi mo yakin? Let's check her heart rate and prepare ambu bag for PVV. Mamaya, dadalhin na rin kayo sa private room po, ha? Salamat po. Ito yung invitation para sa binyag ng anak natin. Wait, two weeks from now? That's right. At Mars Events Place. Same venue ng binyag ng anak namin ni Aileen. Nananadya ka ba? Sumagot ka nga, Alexa. Nananadya ka ba? Bobby, come on. What are you talking about? Ano bang alam ko sa schedule ng binyag ng anak ninyo? Hindi ka naman nagsasabi sa akin, di ba? Besides, matagal ko nang naibook yan, no? The point is, ang laki ng probability na magkikita kayong dalawa ni Aileen sa isang reception. At kapag nangyari yun, ang laking gulo nun. So what? Alam naman niya na nabuntis ako at nanganak ako. So hindi imposible na sabay kaming magpabinyag, di ba? Ma'am, that's genetics. May formula po ang magiging blood type ng anak depende sa blood type ng parents nila. Eh, ano ba ang kailangan maging blood type ni Malaya? Ganito po kasi yun, ma'am. Kung type O si daddy at type B si mommy,
It's either type O or type B lang dapat ang maging blood type ni baby. At never na type AB. Anong sinasabi nila? You told us earlier na binisita ni Dad si Malaya sa bahay. Tapos bigla siyang inatake sa puso. Oo. Pinag-aawayan niyo ni Dad. Bakit siya galit na galit sa'yo? Eileen? Alam mo may heart condition si Dad? Bawal siya ma-stress. At hindi siya dapat nagagalit. Wala siyang pakialam sa well-being dito, Nelson. Hindi totoo yan. Mahal ko si Dad. But that video, it says otherwise. Dahil kung totoong mahal mo siya, hindi ka dapat gumawa ng kahit ano na ikaka-stress niya. Pigilan niyo ng kapatid ko, pinagkakaisahan niyo siya. Bakit ba kasi nag-aaway ni Dad? Sige na nga, Eileen, sabihin mo na ang totoo. Anong totoo? Nalaman na ni Dad yung tungkol kay Malaya. What about Malaya? Hindi natin siya katuko, Bobby. Hindi natin tunay na anak si Malaya.